puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat iningap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, ordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth. Ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak, sa kanyang sinapupunan, sa pagbubunsod ng iyong espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Papiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Papiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing buong banal ng Israel. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Biring Maria ang mapalad sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth.
at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginagawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Sa araw na ito, tayo ho bilang sambayan ng Kristiyano ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan po ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Elizabeth. At maganda pong bigyan pansin po natin ang halaga ho ng pagdalaw. Pag may dumadalaw, ang dumadalaw ho ay nagbibigay galak. Nagbibigay kagalakan sa taong dinadalaw niya. Kaya ho maganda rin po sa atin, no? Ang tao hong dumadalaw, nagbibigay ng kagalakan. Kaya mula ho kay Maria, sana ang presensya natin bilang mga Kristiyano ay nagbibigay kagalakan. Hindi nagbibigay kalungkutan at kasiraan sa kapwa. Sana ho at magandang paanyaya sa atin na ang presensya po natin ay nagbibigay kagalakan. Hindi ba nakakatuwa na pag may nakita kang isang tao, ang presensya ay nagbibigay kagalakan. Bakit? Kasi gusto mo siya lumapit sa iyo. Minsan, sinasalubong mo pa nga pag may kakilala ka na nakasalubong mo. Pero pag ang presensya ng tao na hindi nagdadala ng kagalakan, naglalayuan sila sa iyo. Nagtatago na. Kaya po, maganda ho, no, na tayo mga Kristiyano, ang ating presensya ay nagdadala ho ng kagalakan sa ibang tao. Pero maganda pong malaman, ano ba yung ugat ng kagalakan ni Maria? Ano ba yung ugat ng kagalakan ni Elizabeth at ng bata sa sinapupunan niya na si Juan Bautista? Ang ugat ho ng kagalakan nila ay ang presensya ng Diyos sa kanila. Yan po yung ugat ng kagalakan. Baka isipin natin, ay, gusto ko maging ugat ng kagalakan. Kaya iisipin ng iba, pagpapamigay ako, magiging galante ako. Pero ho, hindi ho doon ang pinag-uugutan ng kagalakan. Ang pinag-uugutan ho ng kagalakan ni Maria at ni Elizabeth sa ating ebanghelyo ay ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay.
Kaya po, ang tao na may presensya ng Diyos sa buhay niya, nagbibigay kagalakan sa kapwa niya. Sinasalamin ang kagalakan ng Diyos. Kaya ho, no, maganda sa atin bilang Kristiyano na tayo po, kung saan man tayo nagpupunta, ay sinasalamin natin ang presensya ng Diyos. Hindi lang po dito sa simbahan. Minsan tayo mga Katoliko ay dito sa loob ng simbahan, mga nakaganon, bait, mababait, pero paglabas ng simbahan, nako! Number one sa chismisan. Number one sa panghuhusga sa kapwa kung minsan. Kaya, ano, magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, ang pinag-uugatan po ng kagalakan ay ang presensya ng Diyos. Kaya po, sana at maganda sa ating mga Kristiyano na dala natin ang presensya ng Diyos sa lahat ng ating gawain. Tanda natin tayo ay salamin ng Panginoon kahit ano man ang ginagawa natin o kahit nasaan man tayo. Kahit saan, Kristiyano tayo at Katoliko tayo. Kahit ano pa ang ginagawa mo, Katoliko ka pa rin. Kaya ang Katoliko, ang isang Kristiyano, sinasalamin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, no, maganda sa atin bilang Kristiyano na ang ating presensya sumasalamin sa pag-ibig at kagalakan ng Diyos. Yun po ang pagbisita ng may dalang kagalakan. Ang presensya ng Diyos ang pinag-uugatan. Marahil sa panahon ding ito, may mga naiisip kayo na tao na nangangailangan ng iyong presensya, nangangailangan ng iyong pagdalaw. Maganda rin po, no, na sa ating kapistahan ngayon, ay makilala natin ang halagahong ito na ang pagdalaw natin ay nagbibigay din po ng kagalakan sa mga taong nalulungkot. Sa mga tao na ang pakiramdam nila ay nag-iisa sila. Ang presensya din natin ay pwedeng magdala ng kagalakan sa kanila. Baka may kakilala ka, kaibigan, na sa panahon ngayon ay pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ang presensya, sana ang presensya natin at ay ang presensya bilang isang Kristiyano ang magdala ng kagalakan sa kanya. Ang iyong presensya ay paalala ng presensya ng Diyos. Kaya ito pong magandang baon natin sa ating pagdiriwang ngayon na ang ating kagalakan ay nagmumula ho sa Panginoon. Sinasalamin natin ang kanyang kagalakan at kahit saan tayo nagpupunta, tayo ay Kristiyano, sumasalamin sa presensya ng Diyos. At ganun din, dahil sinasalamin natin ang presensya ng Diyos, dalawin din natin ang mga tao na ang pakiramdam nila ay nag-iisa sila. Tayo ang magdala ng presensya ng Diyos sa kanila. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinararangalan ni Elizabeth ng pagdalaw ng ina sa kanyang Panginoon. Subalit, ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang sa kapistahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito.
Ang ating itugon, punuin mo kami ng iyong biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoon Diyos, ibinababa mo ang makapangyarihan at itinataas ang mga aba sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesu Kristo. Kaisa mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman.
nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mo manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad. Ramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayago natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal naming
Ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami sa oras ng bigati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Kalangit ay nagdiriwang sa karangalang nakamtan. Puso mong kay wagas kanlungan ng taga pagdigtas. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay awit ng pagsuyo. Announcement: ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, 2023, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan at kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong pinagawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan. Bagamat lingid sa pagmalas ay at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng kadupusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo
ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.